Okay, so isang magandang araw muli sa inyong lahat. Ang lesson na to ay ang last part ng Arabic Joining Letters, Part 6. Siyempre, pasalamatan natin ang mga bagong nag-subscribe, nag-likes at nag-shares ng mga nauna kong video. Harinawa, ang ganyang klaseng ugali o pagsuporta ay dumami pa. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at nagustuhan mo, eh walang dahilan para hindi ka mag-subscribe at tapusing panoorin ang video na to. Okay, so dito na tayo sa mga natitirang apat na letters sa Arabic. So ano-ano ang mga yan? So gaya ng inyo nakikita nyo dyan, ang una ay yung letter na Ain. Yan, Ain. Sunod yung Gain. Followed by To. Ganyan minsan i-transliterate ang iba, parang sound O. Minsan naman ay sound A. So alin man dyan pagka-pronounce mo. Kasi ito ay heavy. Heavy ta. Dalawa kasi yung ta na binabanggit sa Arabic alphabet. Kung napansin nyo dun sa unang video, yung small ta, yung alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha. Oh, yun, small. Ano yun, soft ta. Ito naman ay to. To. Okay? So, itong kasunod ay the. O kaya ganito, transliterate the. Ito naman ay the. O kaya yung, alam nyo, may nakita rin kasi akong ganitong translate. Pero hindi ito yung Zay na letter Z na nagrepresenta. Kaya lang parang Z kung ipronounce kasi yung dila ay malapit doon sa mga ngipin. The. Hindi ko kasi maipakita sa inyo yung nakakaya kasi yung makita nyo yung tsura namin ngayon ay napakahaba ng mga buhok namin dito kasi lockdown nga, sarado yung mga pagupitan. Okay, so ito, gaya ng mga nabanggit ko, ito yung natitirang mga letters, no? Kasi 28 letters yan, halos na i-discuss na namin sa inyo lahat mula part 1, 5, ito ang last, part 6. So, apat na letters yan, katulad din ng mga ginawa natin sa mga nauna. Ang ginawa natin dyan ay binigyan natin ng example kung paano isulat yung mga letra sa word, no, ng isang Arabic word. Katulad nito, isinulat ko na yung mga examples. Ngayon, dun sa mga bago na nakita to, so itong mga nakasulat dito, napansin nyo ito, beginning, middle, and end. So itong Ain, ganyan ang itsura niya pagka isusulat sa pasimula. Sa middle, nag-iba. At sa end part, o nakita nyo, mas lalong naiba. Ganun din dito, kasi itong Ain at Gain, ano lang ang pagkakaiba niyan? O, magkauri na naman halos, ay yung dot o tuldok. So ganun din dito. Yung ta at saka yung the. Napansin nyo, halos pinagsama-sama natin yung magkakauri para madali natin silang ma-recognize o ma-memorize. No? Kung napansin nyo, kung na-memorize nyo na yung Arabic alphabet, ito lalo pang magpapaalala sa atin ng mga letters na yan. O, sana nga, kung nakailang video ka nang napanood, ay kabisado mo na itong mga letters na to. Okay, so tuloy na natin. Dito na tayo sa unang example. So, gaya ng inyo nakikita dito, itong mga word ng Arabic na nandito, ipakikita natin sa inyo kung paano gagamitin yung mga letters na to sa beginning. At dito naman sa gitna, kaya nga gitna, middle, at sa end part ay dito. Dito, naglagay ako ng dalawang example para mamaya bigyan ko ng emphasis yung pagkakaiba niyang ayin at gain pag isinusulat sa end part ng isang word. So, doon tayo magsimula sa una, yung di. So, okay, so sinatin natin yung ito ain. Ito, kulay blue ang una natin gamitin. So, yung ain, pagka una isinulat natin, ito, so ganyan ang forma. Ayan, And then, ito, dahil sa kailangan yan, buksan natin ito. Medyo prolong yan. Meron yan long vowels na alif. So, dudugtungan na. Ayan o.
halim yan. ipakita ko sa inyo yung pagkakaiba bagamat itong kulay na yung gagamitin ko. Yan. Oh, hindi ko idinugtong. So ganun ang itsura niyan. A and then ito yung D. Oh, ito ay E. So isusulat natin diyan yung ya. Ano ba yung ya? Yan. Oh, may dalawang tuldok yan. Hindi yan nakakabit, ha. D. Okay. Ang ibig sabihin ng A, D ay normal. Eh, kasi minsan, kunwari, bumibili ka ng tubig, may. Pag malamig, pag sinabi mong normal lang, yung hindi malamig. Minsan ginagamit na, D, normal. Normal, sabihin nun. Tsaka, yan, madalas yung marinig yan, yung ganyang salita dito na A, D. Kaya A, fatha, A. And then, dahil nga long vowels yan. And then of course, kung ito, kahit hindi mo lagyan dito ng kasra, kasi nga ito ay merong vowels, ito consonant, pero ginamit na vowels na E, A, D. Yeah, A, D. Okay, so, na alam ko nakuha nyo na yan, dahil sa nasa last part na tayo. Okay, dito tayo sa sha'ar, sha'ar, sha'ar. Oh, itong blue. Ito ay joke pa ako. Ito ay shin, ha? Naaralan natin yan, yung shin na yan. So dito ako magsimula. Parang W yan na meron diyan na tatlong dot. Pag walang dot yan ay letter S, shin. Ito naman ay shar. So ito, ipakikita natin tong I na nasa middle. Paano ngayon isulat yung nasa middle na yan? Pag ganon. Yan. Okay. So, sha-ar. Eh, may ano dyan eh. May ra. So, yung ra. Ay, pangit. Pag ganon. Yan. Sha-ar. Okay. Ang ibig sabihin ng sha-ar ay hair o buhok. O, haba na ng buhok namin. Dahil sa lockdown, di nagbubukas yung barbershop, kaya di kami makapagupit. Okay, so, dito tayo sa pinakahuli. Yung jamaah, so gym. So, gym yan. So, anong unang beginning ng gym? Pag ganun. Okay, at meron dito ng tuldok. Gym, ha, walang tuldok, ka, sa ibabaw ang tuldok. Ganyan ang beginning. Ngayon, mim ang kasunod. Ito, mim. Paano ngayon sulat ang mim? Oh, bisado nyo na dapat yan. Ganyan ako nasanay. Pero mayroon pa akong ibang nakikitang paraan kung paano gawin yan. No? Na isulat yung mim. Pero ganyan halos ang karamihan ko nakikita. And then, ito, last part. Kasi yan, jamaah. Jamaah. So, dito, dudugtong natin. Medyo rainbow ng konti yon. At may slide siya papunta doon. Okay. Yan ay jama. Ang ibig sabihin ng jama ay plural. So meron yan dito ng fatha. Ito, ganun din. Meron yan. Jama. Okay. Dito tayo sa sumunod. Yung ga. Gain. So yung gain, ang unang word natin ay garb. Okay, garb. So ito. Sige, ito. Tayo magsumunod para magkasya doon. Okay, meron dito ng dot. Yan ang pagkakaiba nilang dalawa. At syempre yung ra ay dudugtong natin. Ganon. And then, ito na gamitin natin. Hindi naman natin i-coconnect. Matatandaan na kayo. Alam nyo na halos yan. Dito. Dito, B. Yan. Ba. Okay? Ga. Ga. Ito yun, o. Kaya may ito, may nilagay ako dito. Ano. Kasi, minsan ang iba, inilalagay nila number 3. Kasi, yung 3 kasi parang ang pag-pronounce din noon ay ito naman eh.
nilagyan ko na lang ng ganito kasi karamihan din ang nakikita ko. Ano ba tawag ng ganyan? Yung parang ipakita yung garb. Okay, ga. Ito yan, ga. Kasi may fatha yan dito, ga. Hindi yan ge. Kasi walang kasra, kaya ga. Ga. Ito ay sukun na ra. And then, ba. So, garb. Ang isyo ng garb ay west. Di ba? West. Tapos na natin yung north. Tayo na tayo sa west. So, next tayo dito sa yag. Yagleb. Yagleb. So, y. Yan. Ngayon, makikita nyo na kung paano isulat yung y sa beginning. Ito. Okay. Yan. Yag. Yan. Ito. Nasa middle na kasi tayo. Itong kulay red. Yan. Ganyan. Yag. 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 Mahisa. Hirap talaga mag-pronounce, no? Pagka hindi napapractice na mabuti. Dahil hindi naman tayo talaga native speakers. So, yan. Yung ito lama. Tapos nang ganun. Oh, yag. Yagleb. So, ito ay kasra lang ang gagamitin natin yung I. Ito na tayo sa ba. So, yung ba, ito yon. Pero dahil connected na siya, yung lama ay pwede siya ikabit. Join letters. Yan. Ganun ang gagawin natin. Yag. Yan. Ito ay yeah, merong fatha. Kaya yag. Yag. Lam with kasra. Li. Yag. Leb. Sukun. Yag. Leb. Yag. Leb. Ibig sabihin ng yag. Leb ay to defeat. To defeat. Okay? Dito na tayo sa tabga. Ito ang hirap din ipronounce. No? Minsan ang pwedeng kasi ng tabag. Tabga. Tabga. Ito kasi ay ta. Ito ay ba. So, ngayon, sulatin natin yung ta. So, yung ta ay dalawang tuldok. And then, ba. Ganyan. Dugtong natin. May dot dito. Tab. Tabaga. Tabaga. Okay. So, again. So, ito ano ng kulay? Blue. Yan. Kukonnect natin sa last part. Pag ganun. And then, ganyan. Okay. So, meron yan dito syempre ng dot. Kasi, tabaga. And then, itong B, ba, ay sukun yan. Kasi hindi gaano ang pronounce ng ang vowels niyan. So ito pinakikita natin sa end part ay itong gain. Ganun ang gagawin natin. Ngayon dito may meron yang shara. So ipakikita ko sa inyo ang pagkakaiba para sa itong dalawa ay end part, ha. Pero mamaya makikita niyo yung pagkakaiba niyan. Ito pagkakasyahin natin. Uro natin na konti dito. So dito ay siya. Okay. Tatlong dot. Dugtungan dito ng alif. Kakasyahin natin. Baka hindi magkasya. And then, siya. Ra. Ayan, ra. Yan. Ngayon, dito ko kaya medyo inipit ko kasi yung ayin ito pag itong ra ay hindi siya connected letters, disjoint letter siya, kaya hindi pwedeng maging katulad nito. Hindi natin pwedeng gamitin itong ganito na para ano yun. Pwede rin ganyan, pero ang kadalasang makikita natin ito yung final letter na pag ganun. Yan. Ito. Itong ayin. Ah, shara. Hindi ito gain dito ito. Wala nang space kasi doon. So, napansin nyo, shara. Shara. Ito. Itong ra. Merong ayin dito. Dito supposed to be yan sa ayin. Pero parehas lang naman yan dito na may tuldok. Dito ko na lang isinulat para maipakita sa inyo na
instead na ganito ang gamitin. Yan, may ganyan. Meron ding ganito. May dot man o wala, pwede rin yan. Pagka ang sunod na letter niya sa huli, hindi siya pwedeng ikabit, hindi mo magagamit ito. Karamihan kung nakikita ang ganyan, ay accepted yan. Yan ang nagiging form nila para maipakita na yan ay ain o gain. Ang ibig sabihin na siya ra, ra ay straight. Okay? So, dito tayo sa mga sumunod na letters. Word. Tabib. Okay. Ito, kulay blue. Ta. Ta. E, ganyan. Yung ta ay parang letter B sa English. Pero, medyo parang buntis yan eh. Pag ganyan eh. Pag, yan. Ah, ta. Ta. And then, followed by ba. So, yung ba. Gaya ng madalas na natin gamitin. Yung ba ay may paganyan. At isang tuldok yan sa baba. At ito, long vowels na i. I. O, ya. Di naman yun. Dalawa. Ta. Ta. Bi. O, may ba na naman doon. So, dudugtungan na naman natin yan ng ba na ano na final letter. Okay, so yan ay kasra. Ta. Yan. Ta. Tabib. Tabib. Ang ibig sabihin ng tabib ay doctor. Okay, so halos madaling intindihin naman yan. So next tayo, dito tayo sa matar. So mim, ito kulay blue para hindi nyo mapansin magkarugtong. Yan. Ganyan. Ma. And then, medyo slide tayong konti dyan. Itong ta. Ta ito ha. Hindi ito yung small o soft na ta. Ta. Yan. Connect dyan. At meron dyan isang guhit. Mata. Mata. Ay double A yan. Long vowel siya na A. So, meron yan dugtong doon. At yung ra dito. Oh, nakikita nyo lagi yan, hindi nagkakabit. Ma, matar. Ang ibig sabihin ng matar ay airport. Ayan, pagka kayo ay nagpunta ng Middle East, sasakay kayo, papunta kayo ng airport. Makikita nyo yan, may malaking ganyang Arabic, matar. Okay. So, next, ito. Ito ang isa ko lang naisip. Wala kang ibang maipakita example kundi ito. Yung bot. Maraming ibang word. Kaya lang, may mga ibang mga masisingit sila na baka mapansin nyo. Minsan, merong mga nadodouble ang letter. Sa dulo ay magkukonfuse kayo kung paano. E baka lalo kayong malito doon sa iba. Kaya pumipili ako ng mga word sa Arabic na mga simple lang. Anyway, yun naman ang mga pag-aaralan natin sa susunod. Mga tanwin, tamarbuta, yan, doon yun mapapansin. Kasi may mga example na word na nandoon din ang mga letter na to. Pero sa huli, meron tamarbuta, may mga double letter, o may tanwin, syadda, o lahat may mga ibang, ano, yun, bukod din natin na pag-aaral yun. Okay, so dito tayo sa, yan ay dalawang letter lang ito, itong bat, bat. Bat. Ano yung bat na yan? So, ito. Pangit kasi itong telpen ko. Yan. Ba. At yung ta. Tugtongin natin yung ta. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Tugtong. Ba. Ba. Bat. Ibig sabihin ng bat ay duck. Ah. Duck yan. Hindi ay yung paniki na bat. Ba. English yon. Ito naman ay bat. Bat. Kasi gani sa ta. Bat. Yan ay duck. Ang ibig sabihin yan. Okay. Dito tayo sa last part. Dito. So, the. 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 Tharp. Okay. Itong tharp ay, teka, anong kulay? Blue. Yan. Beginning.
ako ng letter. Yan. The. The. And then, ito yan ha. Ito. The. 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 Yan, yan, yan. Siyempre, kasi may fatha. The. And then, ra. Ra na may sukun. So, itong gagamitin natin. Susulat ko ulit yung sukun na ra. And then, fa. O, ginamit na natin yung fa. Nakaraan natin pag-aaral. So, ito na. Gagamitin kong ano. Fa. Bibilugan ko para makita nyo. Yan. O, tinan nyo. Meron isang bilog doon. Fa. Kasi yan. Zarf. Okay? So, ito. Yung R. May sukun kasi hindi naman natin silent vowel yon. The, zarp, zarp. Sabi ng zarp ay envelope. Okay. So next, a. Ito naman ay a, may ain. A, dim, a, dim. So, ganun din. Ito yon yung a. Kasi a, mayroon akong nilagay doon. Pag ganito. Yan. And then, the. Ito. Okay. Yung the, ito kasi yun. The. Connected yan. At meron dito yan. That. The. Eh, syempre, long vowels na I. Ang gagawin natin, lilitaw na naman si ya. Ito na naman yung ya. Dalawang tuldok na naman. And, yung mim. So, ang mim, pag ganito lang siya kung isulat, yan, lumampas. Adim. Okay, so, natin, may tumatawag na sa atin. So, tapusin natin to. Mahirap mag-skip eh. Adim. And then ito, kasra. And then, dito ay mim. Kasi mahirap ipuputol na naman yung video. Matagal din. Adhim. Ang ibig sabihin ng adhim ay great. Okay. So, dito tayo sa last part. Hifda. So, yan ay ha. Pag ganun. And then, fa. Followed by fa. Ganun ang fa. And then, and the. The. Ganun yung the. Blue. Yung blue ng the. Yan. The. Okay. Siyempre, ito ay fa. Oh, mali na yung tuldok. Blue na. Mamadali. Okay, lagyan natin siya ng ha with kasra. Hif. And then, sukun. If the. Ibig sabihin ng if the ay save. Okay? So, siguro ay bibigyan ko na lang ng review. Susunod na i-upload ko ay reviewin natin ang part 1, 2, 3, 4. Lahat ng mga examples natin ay bigyan natin ng review yan para malaman natin bago natin iwan yung Arabic joining letters. Okay? Salamat sa inyo. Yala. At lakama. Salamat.